So guys, welcome back to my channel. Tsaka sa mga bago na naman dyan, welcome po sa channel ko. So today guys, gagawa tayo ng DIY bin cage o DIY hamster cage. Ito, nakita nyo to. So yun, kasi marami tayong mga hamster ngayon, tapos nanganak na yung isa, kahit bata pa siya, nga, dapat pala hinihiwalay. So ito siya. So yun nga guys, gagawa tayo nito. Bumili na ako ng iba pang materials natin eh. Tulad nito. Bumili na ako niyan, tapos yung pambutas ng plastic. Tapos yun guys, bibili pa tayo ngayon guys ng mga yung mga mega box yung bibili natin ngayon. So guys, sumahan niyo ako. So yun guys, bago tayo malis, papakita ko muna sa inyo guys yung mga hamster natin. At yun. So ito guys, yung buntis. Yan. Yan, dalawa lang yung anak niya eh. So yan. So papalitan ko na to mga 2 weeks para malipat natin to. So ito naman yung mga iba, yung gumawa na sila ng tunnel nila mismo. Yan. At ano ba to? 1, 2, 3, 4. 4? Tatlo yung nandito sa loob? Tama ba? Yan. Lang. Yan. Yan. Tapos meron pa tayo dito. Tapos may padating pa tayo guys na CDH. Yan, may padating pa tayo yung CDH. So, ayan. So, ayan guys, ako uwi na ako. Di na ako nakapag-video dun dahil nahihiya ako. Tsaka guys, na mag-tingin-tingin. Yan guys, papakita ko sa inyo guys yung mga binili ko. Tapos, tara, gawa na tayo ng DIY na hamster cage. Ito nga pala guys yung mga pinamili ko. So, ito yung soldering iron natin. Tapos, plies. Tapos, cutter. Tapos, syempre yung lagay natin ng hamster. Yan. So, magkano ba to? 1,115. So, 1,115 yan. 1,115 pala. So, yun, 1,115. Tapos, ito guys, syempre, kaya tayo bumili ng plies para dito. Cut natin to. So, yun guys, simulan na tayo. So, yung una kong gagawin guys is, ikakat ko to. Yan, ng cutter natin. Yan, kakat natin to. Yan. So, ito guys, yung kinalabasan. So, medyo dahan-dahanin nyo lang kasi ako kanina. Masyado kasi matulis yung cutter ko kaya tuloy-tuloy ako. Tapos hindi ko na malayan na medyo ano pala. Tumigilid siya. So pero okay lang yan guys. So ganyan ginawa ko. Ayan. Tapos magkakat tayo ng screen na singsukat na ito guys. Ito yung line na to. Yung line na to, singsukat niyan. Okay. So cut natin muna tayo. So yun na guys. Nakat na natin yung screen. So, sakto na. So, ang gagawin ko guys, bubutasan ko dito para may tatali ko yung screen dun sa plastic, dun sa takip para hindi ito malalaglag. So, gagamit tayo na ito pambutas dito. So, yun guys. Pakita ko na sa inyo pagkatapos. So, ito na ano guys, natapos na rin natin. So, yung ginawa ko. Ito na sinabi ko kanina. Yan. Bubutasan lang natin yan guys, tapos lalagyan nyo sya ng mga palang tawag yan ulit, cable, yan, cable tie. So yan, so tapos na tayo sa takip, yun naman tayo sa lalagyanan mismo. So yan na guys yung itsura nya. Yan, tapos to guys, lalagyan natin sya syempre ng bottle. Yan, ito guys, inano natin to guys, ididrill natin to. Salagay tayo ng nail. Tanggal natin to. Tatanggal naman to guys eh. Yan. Lang, tatanggalin ko lang. So, ito na guys. Tapos talagay natin siya ng tornilyo. Hindi ko masyado nilakyan yung butas para talaga maikot natin to. Kasi pag masyadong malaki yung butas, mahirap na. Yan. So, yun guys. Talagay ko lang to dito. Tapos mapatao niya sa pa. Tapos magbubutas nga pala tayo dito guys. So unang butas natin dito. Tapos pangalawa dito. Dahil yun, lalagay natin to. Yan. So yun, nakaganyan siya. So yun. So ayan na guys. Yun na. Okay na. Pwede pang sikipan yan guys. Pwede yung luwagan nyo. Kay bahala. So ayan siya. Yan. So yun nga guys. First time ko lang din to gumawa. Yan, nakita ko kasi yung binili ko. Yan, tas ginaya ko na lang siya. Hindi lang ako nanood sa YouTube. Sabi ko, kaya ko naman. So, sabihin ko, gawa na lang ako. No?
gawa na lang ako ng sarili ko. So, ayan ang ano guys. Dito natin nalagay yung mga breeder natin. So, ito na yun. Yan. So, yun pala. Madali lang pala siya gawin. Yan. So, yun nga ano guys. Ito yung mga ginamit kong materials. Yan. Tapos, ito. Tapos, syempre ito. Tapos, yan. Yung mga to. So, ito yung cable tie. Soldering iron. Tapos, tornilyo. Yan. Ito, yung plies. Tsaka yung, ito. So, meron pa tayong gagawin, guys. Madami pa tayong gagawin. Meron pa akong dalawa doon. So, ito muna. Yan. So, yun lang. So, ayan guys, natapos ko na yung DIY hamster cage natin. So, ayan sila. So, papakita ko sa inyo guys. So, ayan. So, ito na guys, yung ating DIY hamster cage. So, ayan sila. Ayan, naglagay na ako ng pagkain kanina para sa kanila. Ayan, tapos ito. Gustong tumakas agad. So, ayan. Pinaghiwalay-hiwalay ko muna yung lalaki at babae kasi ayoko man sila mag-breed. Pero ito guys, meron tayong breeder dito. Tapos, syempre, ito. Kaya siya nandito sa malaking 10 gallons. Dahil bunti siya, ayoko na siya galawin. So, kanina guys, ayun. Nakikita niyo yung anak niya. Yan daw ito, hindi ginagalaw. So, ayan, pinakita ko lang sa inyo. So, ayun ano guys. So, ito nga pala guys, mga ginamit natin. Baka nakalimutan nyo. So, ito, nylon cable tie. Itong soldering iron, tapos syempre tornilyo, gunting, cutter, tapos plies. Yan, kaya medyo napamahal, kaya medyo napalaki gastos natin syempre guys, lahat bago. So ganun talaga pag new hobby, gagastos talaga kayo ng malaki sa una, pero pag sa gitna na, hindi na kayo masyadong gagastos. So yun, ito rin guys, screen. Tapos bumili din ako nito guys, yan, para mas madaling maglinis. Tapos syempre, dito yung mga pagkain natin. Tapos ito, bakante siya. Kasi wala siyang water bottle. Bibili pa ako siguro bukas para hihiwalay na natin yung ito. Yung breeder natin kasi baka manganak na siya. O kaya yun. Yan. So yun. So yan guys, sana nag-enjoy sa video na to. Don't forget to follow and like my page sa Facebook, Tiny Fins Fishes. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. So yun guys, bye!